sa lahat. So let's start po so we could finish up early. Maybe marami tayong itatakal today. At mag-iiwan ako ng trabaho for the week para meron kayong exercises after nito. Okay? Ayan. So maybe we could end by 10, 10:30. Mag-work kasi tayo tomorrow para at least maaga-aga tayo matapos to. So again, good evening po. Welcome to Logical Reasoning. So this is a review for NAPOLCOM takers for, I think, for the month of August. So I wish you good luck and God bless already. Let's claim na makakapasa kayo for this test. Yeah, let's claim it. So last night, tama yun, last night. So last night, we already have three topics for logical reasoning. At dadagdag ako pa siya ng dalawa. Pero yung isa kasi pahapyaw lang. Mas maganda kasing kayo ang June 30 na pala exam. Okay. So, malapit na pala. Okay, kaya sulitin na natin. Yeah, we'll meet pa naman by by ano. Ayan, mag-meet pa tayo bago to. Eh. Kaya sulitin natin. So, again, we'll review kung ano pa yung diniscuss natin kagabi. Tapos, I'll add another two topics. Pero yung last topic ko, ulitin ko lang, is papyaw. Mas maganda kasi may exercises kayo doon. So, I'll just give you some exercises katulad ng ginagawa ko. Nasisend ako ng Google Form. Sagutan nyo yung 30 items. Tapos, yan, makikita nyo rin yung sagot doon. So, you could, I'll send that to Sir Brian or kay Sir Pat. Okay, so let's start the review para matapos din tayo again ng maaga. Ayan. So again, ang diniscuss ko last night is conclusions and assumptions, kung natatandaan nyo pa siya. So we'll take this again by next week, I think, the week after next week. So again, pag sinabi natin conclusions, review muna natin ha. Review muna natin yung mga tips. Tapos saka tayo mag-practice ulit. So again, pag sinabing conclusion, these are final statement or general truth. So kumbaga, ito na yung end product ng assumptions. Kasi assumption is more of just opinions and beliefs. No, kumbaga, pag pinagsama-sama nyo yung assumptions, ano yung mabubuo yung conclusion? And again, that's the final. Assumption is more on an opinion lang kasi. So, hindi pa siya tapos. So, pwede pa siya madagdagan, pwede pa siya magbago, then kung ano man ang kalalabasan nun, that would be your conclusion. Now, again, regardless kung ang inahanap is assumption or conclusion, parehas lang ang technique. Parehas lang ang tip na ibibigay ko sa inyo kung ano man ang hinahanap. Okay? Again, may it be assumption or conclusion ang tinatanong. Again, you have the same process on how you do that. You have the same technique on how you find the right answer or the best answer for that. Okay? So, yeah, huwag natin ito padaanan. Doon na tayo sa tips para mabilis tayo kung paano sinasagutan itong tanong na to. So, the main task or ang pinakatrabaho nyo if you're encountering this question right now, is it true or is it relevant to the conclusion or basically to the assumption? So kung bubuo kayo ng conclusion, dapat based dun sa assumption. At kung gagawa kayo ng assumption, kailangan based dun sa conclusion. It has to be relevant. So pag sinabing relevant, it has to be connected. Hindi kayo lumalayo, hindi kayo lumilihis, at the same time, bumubuo kayo ng bago. Ang usapan kasi dito is that, again, hindi siya dapat inuulit. Kasi once inulit nyo lang yung piece of information, you did not make any conclusion. So, kumbaga, you're like a parrot. You're just repeating what the other person have said. So, you need to have a new statement. At least yung conclusion kasi, ayan, it's a new statement. Pero again, it has to be relevant. And it has to be true dun sa mga statements na binigay before. So, I hope remember. You remember that. And syempre, as you decide whether it's true or relevant, you have to first really comprehend. Comprehend what are you trying to analyze or reason out. So when you say comprehend, anong pagkakaintindi nyo? Pwede nyo, magkaiba yung pagkakaintindi sa interpret
or i-translate. Not to say interpret, translate, sorry. So, pag tinranslate nyo din, okay naman siya, pero hindi kasi lahat natatranslate ng madali. Kasi pag nag-translate kayo, baka magkaiba kayo ng comprehension or magkaiba kayo ng meaning na nilagay. So, pero pwede rin naman talaga siyang i-translate. Kung nahirapan kayong intindihin, i-translate nyo muna. Then, pag na-translate nyo siya, you put the meaning. So, ano bang ibig sabihin ng statement na to? Diba? So, that's what you mean by comprehension. So, how do you actually comprehend? Again, you use your reasoning. So, reason out with yourself. Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang pinapatukoy nito? Ano bang gustong sabihin sa akin nito? You can use your common sense. I guess I gave you last night anong ibig sabihin ko ng common sense. Pag sinabing common sense, don't overthink too much what's the sentence or what's the statement about. Diba? Na you stick with what is given. You don't much think outside the box. Kung ano lang yung binigay, yun lang yung i-translate, yun lang yung i-interpret, yun lang yung i-comprehend. So, common sense. And lastly is, use your general awareness. Pag sinabing general awareness, put this on a practical sense. So, let's say again, imagine yourself na kayo yung nagsasalita ng statement. At imagine yourself na what would be the related or the new conclusion doon sa sinasabi mo or yung dapat sabihin nung kausap mo. And again, it has to be relevant pa rin or related doon sa sinasabi mo. Kaya try to visualize it, try to imagine it on a realistic perspective. Let's say, kung ikaw nakarinig doon, you're the one who heard the statement, what would be your conclusion? Or what would be your assumption that is still relevant doon? Now, you're not repeating it, you're not being a parrot, and you're trying to make something new out of it. So that's what you mean by general awareness. And next, try to decide if it's implicit or explicit. So ganun din naman siya. Pag sinabing implicit, it's direct. So makikita niyo talaga kagad na may connection yung statement. At pag sinabing explicit, lumalayo ka na. It's more of indirect na siya. Or another term for that, indirect. Kumbaga hindi naman talaga siya kabilang, hindi talaga siya kasali. Explicit nga. So labas ka doon sa actual statement. Okay? Then, remember lang if it is universal or particular. Diba na pag-usapan natin to? Pag sinabing universal, it's applicable to all. Pag sinabing particular, it's applicable to some or to a majority. Now, ingat lang tayo if it is universal kasi minsan hindi naman talaga lahat applicable sa lahat. Diba? Mas safe yung particular kasi you're just assuming for a portion, you're just assuming for a minority or a majority. So, mas safe yung particular. Pero universal siya, ang pinaka-safe na statement dyan, it is a general truth. Pag sinabing general truth, talaga, ang hirap niyang baliin, it's really hard to debate it with someone because it's a general truth. Okay? Na kumbaga, whether we like it or not, it's applicable to everyone. Then, it has to be somehow in the present. Avoid natin if it is past or the future kasi hindi tayo sure talaga na tama yan. Ano na yung future? And syempre, past nangyari na. So what if ang usapan natin is ngayon? Okay? Yeah, there is still a strong tendency na what happened in the past may not work in the present. And whatever you think about the future may not actually happen right now. So as much as possible, we have to be general awareness to look at it in the present. Para mas masabi natin na relevant siya or true. Next, i-ano ko lang ulit muna bago tayo mag-exercises. Next is word analogy. Ito yung last natin ata kagabi. So medyo marami akong example dito tonight kasi may mga naiwan tayo last night, di ba? So again, what are my tips in terms of answering word analogy? Number one, again, is be familiar with the meaning of the term. So at least dapat alam nyo yung meaning ng mga salita or you have some sense of what this term is all about. What's the idea of the term? Kaya nga, one way for you to do that is you have to practice number two right now. Improve your vocabulary. So, konti na lang pala yung time nyo, June 30 ang exam. So, I hope right now, you don't waste time in terms of increasing your vocabulary. Kasi this is also applicable to your English or your grammar part. Ang Napolcom, diba, may English din. So,
really improve your or have a large reservoir or vocabulary. Napaka-importante niya. So again, read English materials, books, newspapers, tabloids, I care less. Basta read, read, read. Or kung ayaw nyo magbasa, I would really suggest na you watch. You watch na lang movies, you watch series na English-based. Okay, hindi po, I would not suggest na Korean tapos naka subtitle, hindi. Kasi hindi nyo maririnig talaga yung pronunciation ng salita. And the last one is try to download applications or games para at least enjoyable siya. Games in your cellphone and may you use that in your spare time. Just na you just scroll in your social media or what, doon, maglaro kayo. Like Wordscape, crosswords, 4Pix one word, ang dami namang pwedeng word games dyan. Ayun ang i-download nyo para makapag-practice pa kayo. And some of them naman, pag hindi nyo alam yung meaning, ibibigay sa inyo. So, I hope you really try to improve your vocabulary. Magkaroon kayo ng large array of numbers of words. And malay nyo, kung ano man yung nabasa nyo, lumabas sa exam, swerte nyo, di ba? Kaya, swertihan din talaga. So, and the last one, that is for word analogy, is again, try to understand how the word is being played out in the question. So, what do I mean by this? Is you have to look at how is the term related to the question, or how are the term is being placed by its relationship to one another. So again, you have the following: contrary, correlative, privative, univocal, equivocal, and analogous. So, ayan. So, I guess ito yung mga diniscuss natin last night, diba? So, contrary, it could be a group, a set. And again, it's not an exact opposite. So, titingnan nyo talaga kung yung relationship lang is magkasama ba sila, isang grupo sila, or nagle-level up sila, or it increasing into some degree. So, that's contrary. So, hanapin nyo lang din yung ganong relationship. Next is correlative. Ito yung usually. Usually naman, contrary, correlative, tsaka privative eh. Or univocal, isang opposite, or synonyms. Kasi ang univocal, more on synonyms eh. Synonyms. Meaning to say, pareha sila na meaning. Ayan. So, again, correlative dependent yung terms. So when you say dependent, it could be what? The term could not exist kasi without the other. Or it could be more on cause and effect. Cause or cause and effect. So kumbaga, if I do this, this would happen. Because I do this, this would be the outcome. Kasi kung di ko naman ito ginawa, hindi mangyayari yun. So that's correlative. And pag sinabi naman privative, you're talking about antonyms, opposite, because the other one is perfection, the other one is imperfection. And univocal, independent meaning, is usually conventional. So yung majority, and at the same time, it's synonym. So minsan titingnan nyo, parehas lang pala ng meaning yung dalawa. So dapat yung sagot ko din, parehas din yung meaning, di ba? Then equivocal, ito yung mga terms na medyo mag-ingat lang. Kasi these are homonyms naman. Kumbaga, same spelling, same sound, pero different meaning. Or let's say, different spelling, same sound, syempre different meaning. Then, ang malabo naman talagang lumabas is analogous. Malas na lang natin kung may lumabas na analogous. Pero, based on what I've seen, it's rarely, kumbaga, metaphorical or, tawag doon, symbolical yung meaning. Okay? So again, this is for word analogy and for logic assumptions and so game. So let's start. Yan, okay. So halo ko muna siya, then let's have a break, then doon tayo sa dalawang part. Okay, so let's start with the exercises. So find the statement that is true according to the given information. So let's start. My mother told me yesterday, we are on a tight budget, son. You, me, and your father need to be mindful of our expenses and to cut off unnecessary buying. So go for 1 minute. Sa tingin nyo, what could be your assumption or what could be your conclusion?
So again, you remember the tip kung paano siya sinasagutan? You could do elimination. Okay, wala pa. Sige. Yeah. 10 seconds. 10 seconds. Naka-time. Naka-time po talaga. Yeah, usually, guys, 1 minute lang talaga per question. Okay, tatagal. Okay, let's start. So, again, comprehend. That's my second tip talaga. Comprehend kung anong ibig sabihin ng statement. So, my mother told me yesterday, so nag-usap kayo ng nanay mo, na ano sabi ng nanay mo sa'yo? You are now on a tight budget. So, ano kayang ibig sabihin ng tight budget? Diba? Ano kayang ibig sabihin ng tight budget? Baka, let's say, siguro gipit na gipit, diba? Hirap na hirap ngayon sa pera. Kaya ano sabi niya? Tayong lahat, we need to be mindful. So, pag sinabing mindful, maging maingat, di ba? Maging careful, maging cautious sa paggastos. And cut unnecessary buying. So, yun yung usapan ninyo ng nanay nyo. Yan. Okay? So, elimination tayo. Pero ingat kayo sa ganitong mga tanong, mga ma'am, sir, sa mga choices. Kasi bakit? Anong naiba sa choices natin ngayon? Meron siyang, anong meron sa kanya? Meron siyang all of the above. Yan ang mahirap dyan. Pag merong all of the above, mag-iingat kayo dyan. Kasi, posibleng sagot dyan. Nakuha niyo ako. Posibleng sagot dyan. So, pag sinabi all of the above, lahat dyan tama. At pag sinabi namang none of the above, lahat dyan mali. So, paano matatanggal yung all of the above? Pag may nakita ka ng sa tingin mong mali, tanggal na agad to. Nakuha niyo po. Pero pag may nakita kang lahat yan possible na tama, so this could be a possible answer. Yun ang masakit. So pag kaya mag-iingat kayo dyan. Or pag sinabi namang none of the above, pag nakita mong isa pa lang doon mali, so may possible na tama siya. O let's say, tatlo na yung tama, mali mo, hala, mukhang none of the above. Eh, pero kung lahat yan tama, all of the above. So ingat kayo sa ganitong tanungan. Ha? Lumalabas talaga yan. Lumalabas yan. Kaya you really have to look your choices one by one. Tama ba to? Mali ba to? Kasi nagka-count siya. Okay? If it is part of the all of the above and none of the above. Sadly naman, not to say sadly, fortunately, this answer is not all of the above. Hindi. Meron talaga siyang sagot. Okay? So, elimination muna tayo. So, pag sinabi kong elimination, malamang hindi siya all of the above. So, ano yung obvious na mali dyan? Kayo, akong obvious na mali dito is letter C. Letter A, sorry, letter A. Letter A ako. The family has no income to sustain their daily expenses. Ang labo naman nun. Ang usapan lang is gipit, hirap, tayo sa budget. Pero hindi naman sinabi na wala tayong income. May income tayo for sure. Kailangan natin magtipid eh, di ba? So may pera naman pumapasok. Hindi naman sinabi sa statement na wala tayong pera. So, obviously, mali si letter A. Pangalawang mali dyan is letter C. Obviously, letter C. Kung nakita nyo mali talaga kagad yung letter C, kasi bakit? Anong nakalagay dyan? The family loves buying unnecessary things that increase their expenditures. Though sinabi na mag-cut tayo ng unnecessary buying, pero ang hirap naman kasi assume na ang hilig ng pamilya na magbibili ng kung ano-ano. You getting the point? It's really harsh to assume that the family is like this or behaves like this. So, we have to eliminate letter C. But kung may tinanggal ka na sa dalawa, so, obviously, letter E is already removed. Nakuha nyo po, wala na kagad si letter E kasi may tinanggal ka na eh. So, letter E is already out of the option. Now, we have a too tight answer here.
Is it letter B or it's letter D? Pero anong pinaka-best? Ang usapan talaga dito is best. What's the best answer? Sadly, sa mga sumagot ng letter D, mali kayo because it's letter B. Okay, sana si letter D. Okay, the family needs to learn how to budget their money. Correct naman. Tama naman yun. Sinabi naman na kailangan talaga nila mag-budget. Ano nakalangay dito? Kaso, anong pinagkaiba ni B kay D? Anong pinagkaiba ni B kay D? Yung word na talaga nag-emphasis na tama si B. Yung word na tight budget. Yung tight budget. Kasi another assumption nyo pag tight budget, right now, we could assume, di ba, they are in a financial crisis and kailangan talaga nila mag-budget. Mag-budget. Si D, tama yan. Tama yan si D. Kaso, it's not the best answer for this question. It's not the best. Nakuha nyo po. It's not the best. It's correct, pero it's not the best. Ang pinaka-best talaga dito is si letter B. Kasi kuwang-kuwa niya. Related na related siya. Swak na swak siya dun sa first statement. Nakukuha. Okay? So, I hope nakukuha nyo yung tips ha. Ang importante dito is tips. Tips talaga. Kung paano siya sagutan. Okay, game. O word analogy. Sinalit-salit ko yan. O word analogy tayo. Preschool is to college. Blank is to blank. O, pag-isipan niyo mabuti, ha? Kung anong relationship ng dalawa. Don't jump into conclusions kagad. Ang mahaba dito ay pag-explain to. Sige. 20 seconds pa naman. Pwede pa kayo manghula. I hope I'm not ano naman lagi. Mukhang kagabi, I'm lagging daw. Daming galit na galit kagabi. Okay na tayo? Okay na. Game. O, anong dito? Anong relationship? Sa tingin nyo, relationship muna. Preschool, college. Anong relationship sa mga nasabi natin? It's what? Preschool, college. So, ano makikita nyo? It's what? Preschool. Anong next sa preschool? Grade school. Junior high. High school. Senior high. College. So, ano ibig sabihin? Nagle-level up. Mean to say, this is a degree. Pataas siya ng pataas. Ito yung pinakamababa, ito yung pinakamataas. Tama? No, not to say, kasi may master's pa. Tsaka doctorate. So, doctorate is the highest among the degrees. So, makikita nyo, pataas siya ng pataas. So, alin dyan ang pataas ng pataas din? Dito sa dalawa. Anong sagot natin? It's let what? It's letter B. It's letter B. Ayan yung ano. Jumping. Hindi yan nagle-level up. Okay? Alam mo naman mag-level up ni jump and jumping. Okay? By term, these are univocal. So, synonyms naman yan eh. Education and academics is synonym. Diba? Kasi where education is academics, academics is in education. So, it's synonym. Winner and loser are what? These are privative. Pwede rin contrary. Ano siya? By set siya. Pero this is more on ano, privative eh. Winner ka or loser. Diba? Kaya mali siya. Nakuha po ba? Kasi again, ang relationship dito is level up. So, dapat ang sagot mo din level up. Bad and worse is level up. Actually, may level pa yan eh. Bad, worse, evil, cruel, malevolent. O, nakuha niyo yun. Ang dami pa niyan. Baka kayo yun. Sobra kayong sama. Baka mas malala ka pa sa worse. Okay, may level yan. May level up, may level yan. Okay, bad, worse, cruel. Cruel muna. Tapos evil. Tapos malevolent. Meron pa yan eh. Dami niyan. Okay? Baka abot na kayo sa level ng sobrang sama.
pero wag naman sana, 'di ba? So let's level up. So again, ang tips for word analogy, uulitin ko po, tignan niyo mabuti 'to. Anong relationship ng dalawa? Dapat ganun din ang sagot dito. Clear? Kaya binigay ko po yung relationship. Kasi yun po talaga ang pinakamagandang sagutin dyan. Okay. Next tayo. Oh, next. Oh, ano tayo? Logic assumption. Conclusion assumption. Change is the only constant thing in the world. Heraclitus. Favorite na favorite ng mga estudyante ko. Sige, go 1 minute. Diba? Pare-pares kayong sagot, ah. Again, baka may mga former students ako dito from CMU. Good luck, ha. I'm rooting for you. Baka meron lang. Kasi CAPS to eh. Daming graduate ng CMU sa CAPS to. Mga criminology student. Okay na, game. So, anong sagot natin? So, ano muna sinabi? Yun muna, anong sinabi? Change is the only constant thing in the world. So, anong, kung itatranslate nyo, ang pagbabago, naka na, ang pagbabago lang ang nagbabago sa mundong. Constant eh. So, pag sinabing constant, o ano ibig sabihin ng constant, hindi nagbabago. Okay? So, ang pagbabago lang ang hindi nagbabago sa mundong to. So, yun ang ibig sabihin nun. Diba? So, anong sagot natin? Actually, anong sagot? Actually, ako anong iba eh. Anong sagot? O, bakit nagbabago kayo ng sagot? Anong sagot natin? Actually, it's all of the above. Tama lahat yan. Tama lahat yan. Lahat na sagot ng E, tama yan. Bakit? Una-una, everything in the world changes. Oo naman, sinabi ni. Kaya nga lahat ang hindi lang nagbabago sa mundo. Eh when you say world, meaning to say it's everything, 'di ba? Everything in the world changes. So nagbabago talaga. So tama ito. Next. Change is an inevitable nature of existence. Totoo 'yun, 'di ba? Pag sinabi kasi inevitable, hindi maiiwasan. 'Di ba? Hindi maiiwasan. So it's something that you cannot stop. That's inevitable. Hindi mo siya kayang pigilan. Yeah, so pasok siya dito. Next, everything is subjected to change. Yes, kasi change is the only constant thing in the world. So lahat talaga is magbabago. And last one, there is no permanent things in the world except change. You know, oh, ito actually in ito yung D is obvious. Eh. Kung mamaliin ko yan lahat, ang pinakatamang sagot dyan is D. Diba? There is no permanent thing in the world except change. Kasi nga, siya lang ang hindi nagbabago. So, change lang talaga ang hindi nagbabago. Contradicting, di ba? Paradox. Pero, totoo. So, the answer is all of the above. Nakuha na nung iba, nagbago lang kayo. Okay, kaya sabi ko sa inyo, ingat kayo sa all of the above. May chances talaga na lalabas yan at lalabas na yan ang sagot. Pero hindi ibig sabihin na yun lagi ang pipiliin nyo, ha? Baka yun ang piliin nyo lagi, all of the above. Para safe, all of the above ko na lang, patay tayo dyan. Okay, wag na wag yung gagawin nyo na. Talagang iisa-isahin nyo yan. Okay, isa-isahin nyo yan para masabi nyo all of the above or none of the above. Pero wag nyo huhulaan na yun ang sagot. Ang rare. Kahit sa board exam namin, ang rare na lumabas ang sagot is all of the above. Okay, game. Ayan. Soldier is to war. So blank is to blank.
Oh, ingat, tingnan ang relationship. Nakikita kong all of the above. Sa ganitong tanong, wala kayong makikita all of the above. Bibihira. Actually, hindi bibihira. Wala talagang all of the above toward analogy. Wala. Kaya na nakita kong reviewer, wala. Sige, may oras pa kayo. O mamaya mag-drawing na naman tayo, ha? Bago matapos yung gabi, babatrip, mababatrip mo na kayo. Or mahihilo kayo, mag-drawing tayo. Okay, game? Yan, let's answer this. Soldier is the war. So, anong connection nila? So, it's more on what? It's more on correlative din, di ba? Na kumbaga, siyempre, para saan pa ang soldier? Sila ang pinapadala mo sa war. Tama? Hindi ka naman nagpapadala ng police o hindi ka naman nagpapadala ng ibang tao if you are entering into a war. Diba? So, that's the relationship there. Nakuha nyo po ba? I hope na gets nyo yun. So, sino bang pinapadala nyo sa war? Soldier. O let's say, para saan ba ang soldier? Diba? Para saan ba ang soldier? You bring them to war. Okay? So, ano yung sagot diyan na parehas na parehas dun sa ganong relationship nitong dalawa? Okay? Now, ang malabong sagot dito is, unang-una, elimination tayo. Teacher, education teacher. Mali ang C. Kasi bakit? Baliktad. Baliktad. Magiging tama yan kung si teacher ang nasa unahan. Nakuha niyo po. Kung si teacher ang nasa unahan, tapos yung education nasa kabila. Kasi bakit? Yun naman ang trabaho talaga ng teacher. To educate. Diba? So, mali yung letter C. Next. Politician is to power. Mali din yan. Yeah, may power sila, pero ganun ba talaga sila? Kasi, ano ba talaga ang trabaho nila? Actually, yung trabaho nila nandun sa letter A. Police at law. Ang politician is for law talaga. Siyempre, kaya may politician because they are the one who do the law. Diba? Sa police, ano dapat ang sagot? Para maging tama yung police. Sa mga criminology dyan, anong sagot para maging tama yung police? Crimes, criminals, diba? By definition, yun ang sagot. Diba? So, magiging tama yan, yung police, kung yan ay crime. Kaya kayo nang ganyan. Di ba? Because you are in charge of handling criminals or to reduce crime. Di ba? Hindi naman kayo pang sabak talaga sa gera. Soldier ang para dyan. O, para saan kayo? Di ba? Politicians, laws. So kung lalagyan natin yung laws dito, magiging tama yan. Nakuha. Pero syempre, para sa ng barber, para sa salon. Okay? Nakuha nyo? Siyempre, sinong ilalagay mo sa salon? Sige, mga police ilagay ko sa salon. Siyempre, sino dapat ang nasa salon? Barber. Same. Sino ba dapat ang nasa war? Soldier. Okay? I hope na gets nyo po yun. Okay? Sino ba dapat nag-a-handle ng crimes or criminals? Police. Sino dapat ang nasa laws? Politicians. Sino dapat nag-educate? Teachers. Okay? So, I hope na gets nyo po yung ibig sabihin nung number 4. Clear? Are we good? So again, tip, relationship. Relationship. Alamin ang relationship ng dalawa, makukuha nyo kung anong sagot dito or ano yung inahanap. Okay? Goods, game.
Gadgets and social media in every home has affected the quality and the extent of activities which a family does, such as praying and playing games together. That's affecting their value. So, again, what could be your conclusion or what could be your assumption? Mag-ingat, ha? May none of the above. Magulat kayo, none of the above pala yan. Na lang. Ang gaya. June 30 na pala exam. Ang bilis. Pala ko August pa or July man lang sa. Yeah, so yeah, masasagaring, mas tototodohin ko kayo doon sa last two meetings natin after next week. Total bakasyon na rin ako. Hindi pa ako makakonsentrate masyado kasi may pasok pa rin kami. Okay, game. So, ano bang munang ibig sabihin ulit ng statement? So, gadgets daw, saka social media, naka-apekto na sa quality at ng extent or degree ng mga activities ng pamilya. Katulad ng ano, praying, playing games. So, naka-apekto na daw siya, kumbaga, sa activities na ginagawa ng isang pamilya. Okay? And syempre, kung anong, habang this gadgets and social media affecting the quality and the degree of family activities, ano nangyari? It also affected the values natin. Totoo naman, di ba? I agree with the statement. Di ba? Totoo naman. May ganyan talaga. Ganyan. Actually, ganyan na talaga siya. This is how gadgets and social media works right now. So, what could we do? So, we could eliminate muna. So, elimination tayo. So, what could be the obvious answer? Obvious, not to say, obvious wrong answer here. Ako, letter D. Kung ako, again, sa gawa nito, letter D ako. Tanggal yan. Nakakalagay kasi dyan, gadgets and social media should be banned within each household. Wala naman sinabing ganun. Ang sinabi lang is nakaka-apekto siya sa value, sa family bonding natin, or sa quality time ng family activities natin, pero it doesn't need naman that we need to ban it. Okay? Napaka-harsh naman ng assumption natin. O, kailangan na natin i-ban yan. Nakuha niyo yun. Ang bigat kagad ng conclusion natin na i-ban kagad natin yung gadget. So, tanggalin na natin si letter E. So, kung meron ka isang tanggal dito, at yung tip ha, kung meron ka ng isang tanggal dito, again, may possibility si letter E tama. Nakuha po ba? May possibility si letter E tama. So may tinanggal ka ng isa eh. Kanina kasi all of the above eh. Ito kasi none of the above. So kung nagtanggal ka ng isa, so possible na lalabas si letter E. O next, ano pang pwede nating tanggalin dyan? Letter A. I would go with letter A. I would remove letter A from here. Why? Parents must monitor their children use of social media. Tama naman yun. Walang problema yun. Kaso, hindi naman kasi yun ang usapan natin. Hindi naman ang usapan natin dito is pag-monitor. Ang usapan natin dito, yung effect. Nakuha po ba? Again, the main topic is the effect of social media and gadgets. Not to say about monitoring it. Yung effects nung sa family values at family activities. That's the topic. That's the subject. So, it's not about monitoring. Kaya yeah, tama naman na i-monitor natin siya. Pero, we are more on the effects eh. So, nasan tayo ngayon? So, ang malapit na magkalaban dito is si B at si D. So, anong tatanggalin natin muna sa dalawa? Ako, tatanggalin ko dito is what? It's letter B. Yeah, I'll remove letter B. Kasi bakit? O hindi tayo, hindi ko sinasabing tama si letter C, ah, kasi pwedeng mali si letter C. So kung mali si letter C, tama si letter E. Oh,
tinanggal natin si letter B. Kasi bakit? Parents must worry about the significant impact of social media in family bonding. Totoo naman. Again, it's correct naman. Kaso, ang usapan kasi natin dito again, gadgets and social media, hindi parents. Diba? Ito kasi nangyari, parents din. Ito, parents din. Pero ang usapan kasi natin, ito eh, yung effect talaga nila. So, gaano kalala na yung effect nitong dalawang to? So, ito kasi about parents. So, doon tayo sa C. So, kailangan ba natin tanggalin si C? Gadgets and social media have lessened the quality time, the quality of family values, and together. Actually, yes. This is the answer. Okay, so tanggal natin si letter E. Actually, this is the answer. Letter C. So, sa mga nag-letter C, correct po kayo. Yeah, totoo naman. Yun talaga nangyari dyan. So, since naka-apekto sila sa quality time, no, we could now assume, so bumaba na. So, nag-lessen na ang family values natin at ang togetherness natin because of social media. Yan ang pinakamalapit nating assumption dyan. Ito naman kasi A at si B. Pwede rin naman yung assumption. Eh. Actually, tama din naman yung si A at si B. Tama yan. Kaso ang pinaka-best answer talaga dyan is si letter C. Letter C. Kumbaga kung i-rank natin siya by assumption, ang pinaka-best talaga yan is letter C. Again, ang hinahanap natin, what we're looking for is the best. You may think it's right, you may think it's true, pero it may not be the best. Okay? So let's go with number 6. Okay tayo? Clear? Okay, good. Next. Oh, ayan. Advice, counsel. Again, look for the relationship. Sulitin nyo, may total ma-internet kayo, pwede nyo i-search muna. Diba? Search nyo. Kaso para sa exam na kayo, yun ang bawal nyo gagawin. You use the net. Or you use your phone. That's prohibited talaga. Pero right now, use the advantage para sa review. Para at ang purpose naman ng word analogy exercises para manandagan kayo ng words or vocabularies. Diba? Okay, game. Ano na tayo? Nasaan na tayo? Okay. Advice, counsel. Actually, anong relationship ng dalawa? It's what? It's the same. It's synonymous. It's synonyms, guys. If you counsel, you advise. If you advise, you counsel. So, pareha sila ng meaning. Or kumbaga, hindi naman sila nakakalayo ng meaning. It's the same. So, dapat parehas din ang meaning dito. Peace, peace. They sound the same, pero they don't have the same meaning. Diba? Peace, peace. So, mali yan. So, makikita nyo naman, destitute or poor. Pag sinabing destitute, it's poor. Pag sinabing wealthy, is mayaman. So, these two words are privative. Diba? Opposite. So, tanggal. O, dalawa na lang. C tsaka D. Anong pinakasagot? It's C. Quantity, dami. Quality is kalidad. Tagalog. Or, how would you say quality by term? Mean to say, the value, diba? Quality, the value or the importance. Diba? Value or quality. Pag sinabing quantity, it's the amount. So, wala namang connection yung dalawa. So, instruct, if I instruct you, I direct you. If I direct you, I instruct you to do this. So, it's direct and instruct as the same meaning. Diba? So,
sa mga professors dyan, sa mga teachers dyan, nakalagay sa exam instruction or direction because somehow, it's not to say somehow, it's synonyms. Same with advice and counsel. Clear? Okay. So the answer is letter C. Okay pa ba? Okay pa mga mommy, sir? Are we still good? Okay. Number 6 pa lang tayo. Ang dami kong pinipair. Okay. Okay, number 7. Pero this nakakadalawang topic na tayo. Yeah, may drawing pa tayo mamaya. Oh, yan. Sige, go. Basahin muna maigi. I'm seeing familiar names. Siguro mga taga-CM nito. Yeah. Kami shout out sa mga taga City of Malabon University. Yeah, parang familiar yung mga pangalan. Sabi ko na, kilala ko to isa eh. Oo nga, oo nga, dami. Ay, good luck ha. Good luck sa inyo. Okay na? So, game, okay. So, Filipinos needs to develop. So, kailangan daw natin pang i-develop ang sense of and they develop more. Eh. So, meron na tayo. So, kailangan lang natin pang i-develop more their sense of discipline, national discipline, tsaka patriotism. Okay? So, kumbaga nationality or love for the country. So, kailangan pa daw pa natin i-develop to help for the country's socio-economic growth. So, may connection yung national discipline tsaka yung patriotism sa national economic growth. Nakuha? Nakuha nyo? Ayaw ako kung paano nyo siya in-explain. Pero kung ako, ganun ko siya i-explain. So, kumbaga, kailangan pa natin siya kasi nakakatulong siya, di ba? Nakakatulong siya sa economic growth. Yan, it helps it for country's economic growth. Yung national discipline tsaka yung patriotism. So, anong sagot yan? Oh, obviously, anong sagot? Sige, bibigay ko muna yung sagot. Anong sagot natin? It's letter D. Yan ang sagot niyan. It's letter D. Para maiba. It's D. Bakit D? Well, nandun na kasi siya. Diba? Developing discipline and patriotism promotes socio-economic growth. Nakakatulong kasi. So, kung nakakatulong siya, so, kailangan natin, so, pag dine-develop natin siya, we also promote socio-economic growth, di ba? Now, bakit hindi pwede? Anong obvious na mali? Anong obvious na mali? Letter E. Obvious na mali dyan is E. Kasi bakit? National discipline and patriotism are innate traits of Filipino. Pag sinabing innate, nasa atin na siya. It's genetic. So, it's something that has been passed on from generation to generation. So, wala namang sinabi na gano'n, nanaman na natin to or nasa atin na talaga. So, kailangan pa ka natin i-develop eh. So, hindi ibig sabihin nun na kailangan nanaman natin siya. So, basically, we have to remove letter E. Pangalawa, ano pang mali natin? Anong isa pang mali natin? Obvious na mali. It's letter A. Correct. It's letter A. Mali yan, letter A. Filipino lack national discipline and patriotism. Hindi ah. Ang sabi nga dyan, need to develop more. So, meron na tayo.
So hindi sinasabi na wala tayo. Meron na tayo. Nakuha. So we are not, it's a wrong. Actually, this is a wrong. This is wrong conclusion. Explicit talaga siya. Okay. Next. So dalawa na lang. So bakit mali itong dalawa? So the government must exert effort in teaching na totoo naman. Wala namang problema yan. Kaso, we're not talking about the government. We're talking about itong relationship nitong dalawa dito. Okay? Tama naman to. Pwede itong conclusion, pwede rin itong assumption. Kaso ang pinaka-best kasi natin, ito. Okay? Tama rin naman si letter A, si letter C. Siyempre, ituro nyo na yun sa school. Paano man natin madedevelop pa yan, ituro natin sa school. So right now, ang pinaka-best na sagot talaga natin is letter B. Again, I'm not saying B and C is wrong. Hindi katulad ni A tsaka ni E na mali talaga. Nakuha niyo yun? Nakuha niyo yun? I hope na gets niyo yun na si A and B mali talaga. Pero si B tsaka si C kasi tama yan. Pwede niyo, pwede pa yung assumption. Pero again, it's not the best. It's not the best. Okay? So, and the best answer for that is letter B. Sorry, it's letter D. Developing discipline and patriotism promotes socioeconomic growth. Okay, next. Ayan, kita nyo naman salit-salit tayo. So, word analogy tayo ulit. So, rehearsal in front. Check nyo muna kung anong ibig sabihin ng dalawa. May internet naman kayo eh. Yung iba nagmamadali ng sagot eh. Okay na? Game? So, pag sinabing rehearsal, ang sabi ng rehearsal, pa nag-rehearse ka, or you done a rehearsal, meaning to say, you practice, di ba? So, nag-rehearse ka, you practice, you prepare. You done the thing before you actually do it. So, that's rehearsal. Pag sinabi namang impromptu, it's what? Biglaan, diba? Impromptu. It's out of the blue. So, kumbaga, this is done without practice or without actually preparation. So, hindi ka nag-prepare. So, anong lalabas ng dalawa? They are what? They are opposite. They are privative. Nakuha? So, opposite. So, alin sa dalawa or alin sa choices natin, ang opposite din. Ang antonyms. Exact opposite at the least sa dalawa. Anong sagot? It's letter A. Sorry. It's letter A. Okay, kasi letter A is doubtful. So, you have second thought. Siyempre, if you're decisive, you have the courage to make the decision talaga. Diba? Nakuha niyo yun. So, magkaiba talaga sila. It's opposite. Yung create saka design is synonyms, 'di ba? If you create, you design. 'Di ba? So wala 'yan. Next, promotion salary, it could be correlative, 'di ba? Pag na-promote ka, tataas ang salary. Pwede naman 'yon. Or it's job related. Kaso, ang usapan natin sa taas kasi is antonym or privative. Strong, strong, yes, it's correlative.
Diba? It's level up. Strong, stronger, strongest. So, malabo si letter D. So, ang sagot natin dito is si letter A. Kasi again, we're talking about antonyms or opposites. Clear? Okay. Next. Mukhang nasasanay naman na kayo kasi tinitigan nyo muna yung ano eh. Yung iba. Yung iba. Yung tawag doon. Yung relationship. Okay, game. O yan, examples pa tayo. Ito yung mga naiwanan ko kahapon. Sadness, depression. Blank is to blank. Okay na? Ay, wala pa. Okay, game. Anong sagot natin? Sadness, depression. I don't know if you're familiar with sadness and depression. Sadness is normal emotion. Depression is an intense sadness. So, ano siya? Level up. Nakuha niyo yun? It's level up. Sadness, may grief pa yan. Sadness, grief. So, kumbaga, mas mataas na level ng sadness ang depression. So, ang hinahanap natin dito is contrary. So, anong sagot natin dito? It's letter D. Okay? Letter D. Happy and laugh, they are what? They are univocal eh, di ba? Pag happy ka, you laugh. Pag nagda-laugh ka, you're happy. So, wala namang, hindi yun yung hinahanap natin na relationship. Think idea is more on correlative. If you think, you form an idea, diba? So, cause and effect. Kaso, ang hanap natin dito is degree. Crying, weeping is the same meaning, diba? Pares lang yun. Weep, cry. So, interest kasi, and obsession, tapos infatuation, yan, level up yan. Yung iba kasi interested lang. Tapos that interest could lead to an obsession, then and that obsession could lead to an infatuation, and that worst case scenario, that infatuation could lead to, dun tayo sa number 8, could lead to an addiction. Yan, mga level up yan. Okay, on number 8 tayo. Anong sagot niyo sa number 8? Yung mga sumasagot na kanina. Uy, ano bang, ay, di nyo nakita ko anong relationship ng addiction saka ng habit. Kung madali kayo, may internet naman kayo, pwede nyo i-check. The answer is for number 8 is letter It's letter A. Kasi bakit? Habit and addiction are privative. Opposite yan. Ano bang pinakaiba ng habit sa addiction? Habit kasi is something that if you do this, if you're doing something that is good, na wala namang epekto sa katawan or sa mental na masama, it can be a habit. Pero if you're doing something if you're doing a behavior pero in the long run kasi it's giving you bad effect, it's an addiction. For example, smoking, mga mom and sir, it's never a habit, it's an addiction.
Kasi bakit? In the long run kasi, anong effect nung sa lifestyle nyo? Nakakasira. Diba? Nakakasira talaga siya. Pero some behavior kasi, hindi naman talaga nakakasira. Pag ginawa nyo siya paulit-ulit, consistently, it gives you something. It's a habit. Kaya ingat kayo sa mga behavior nyo. Ano yung mga behavior nyo na madalas yung ginagawa? Is it a habit or is it an addiction? Okay? Ingat kayo sa ganon. Alamin nyo, diba? Kasi yung iba nyong ginagawa araw-araw naman, nakakabuti para sa inyo. Nakuha nyo. So, habit yon. Pero yung ginagawa nyo araw-araw, nakakasama sa inyo, worst case scenario, it's an addiction. So, yun yung pinakasagot doon. E, ignorance and knowledge, basically, ganun siya. Opposite din siya, diba? You know something, and you don't know something. You're ignorant about something. Dogs, cat, animal yan. So, contrary, ang layo niyan. Next, mood emotion. Level up yan. Mood kasi is longer than emotion. So, level up yan. Contrary din. House, home. Diba? It's univocal. Pero wala namang connection sa hinahanap natin. So, tanggal yan. Okay? So, yun. So, number 8. Next. Okay. Puro pa to word analogy. Ayan. So, ito, hahanapin nyo dito, isa lang. Wala pa akong binigay na ganito last night, di ba? So, hahanapin nyo dito, isa lang. Pero dapat, again, same relationship sa taas. So, sleeplessness to fatigue. Tapos, fast is to blank. Ito yung pinaka isang gusto kong example eh. Number 9. Ano sagot natin? Mga ma'am, sir. May idea na kayo? Okay. Kakahilo yan. Ingat kayo dyan. Oh, sleeplessness. Pag sinabing sleeplessness, walang tulog. Tapos fatigue. So kung wala kang tulog, ano mangyayari sa'yo? Diba? So kanyo, I hope you got that. So kung wala kang tulog, what would happen to you? You'll have fatigue. You'll be exhausted. You'll have burnout. Diba? You get tired. So fatigue. Imagine nyo naman, di ba? Wala talaga kayong tulog for how many days or for how for a consistent number of days. Basically, you'll have fatigue. So dapat cause and effect din. So if you fast, what would be the effect? So anong sagot natin? It's hungry. Siyempre, if you fast for a long time, you get hungry. Fasting yan. Baka kala, yung iba kaya sumasagot na B, run. Kala, oh, diba? Ano sabi ko? Equivocal. Equivocal. Sounds the same spelling, kaso different meaning. Diba? Diba? Hindi naman porket nagpa-fast ka, mabilis, tumatakbo ka. Okay? It doesn't work like that. Okay? Ingat lang. Ha? Ingat lang sa number. Ingat lang sa mga ganitong words. Okay? So, mali to. Run, mali. Siyempre, laziness. Fast, laziness. Angry. Okay? So, siyempre, if you fast for a long time, after that, you're gonna get hungry. How many hours ka nag-fast? Siyempre, talagang magugutom ka. Oh, I think this is obvious. Yeah, mukhang alam nyo na yung sagot para mabilis kayo ng konti. Yeah, the answer is letter C. Correct. Anong relationship? Yun na lang ang tanong ko sa inyo. Anong relationship nitong dalawa? Anong relationship? Sa mga napag-usapan natin, anong relationship? Yeah, it's antonyms or it's privative. Di ba? It's privative. Okay? Siyempre, if there's violence, basically, there's no peace. If there's peace, there's no violence. Siyempre, if you're not under poverty, then you're wealthy.
And if you're not in poverty, you're not in poverty. If you're not in poverty, you're wealthy. And if you're in wealth, you're not in poverty. So, at least ako yung pinagkaiba. Okay? Oh, next. Ayaw mag-next. Ayan. Tapos dun tayo sa medyo madugong example. Pediatrician to children. Blank is to blank. So, ano sagot natin? It's letter. Wait, check mo natin yung relationship. Siyempre, kung pedya ka, hindi ka naman tatawagin pediatrician kung ang hindi mo ginagamot is children. Di ba? So, it's correlative. Nakuha po ba? That's the relationship. Hindi pwede yung isa nang wala yung isa. Hindi ka pwedeng tawagin pediatrician kung hindi mo ginagamot ay bata. Or kung bata ka, siyempre, dapat magpagamot ka sa pedya. So, dapat ganun ang ibig sabihin. Okay. Now, anong malabong sagot yan? Letter C, malabong sagot yan. Principal tsaka teacher. Kasi principal teacher are positions in the school. So, kumbaga hierarchy, di ba? Level up. So, hindi naman yun yung hinahanap natin. Orthopedic, hindi naman yung ginagamot is geriatric. Pag sinabing geriatric, anong sabi ng geriatric? Mga matatanda. Diba? At pag sinabi orthopedic, ang ginagamot nila mga, usually mga sa buto, diba? Sa mga joints. Yeah, sa mga clamps sa katawan. So that's what are they treating about. Di naman nila ginagamot is matatanda. So anong pinakamalapit nating pagpipilian? A or D? Anong sagot? Ang sagot is letter D. Psychologist, syempre ito neurotic. Bakit hindi? Tama sana si A. Kaso ano nangyari kay A? Baliktad. Baliktad. Okay? Kung si neurologist ang nasa kabila, tapos si brain ang nasa kabila, tama yan. Tama din siya. Kaso syempre, ang nasa relationship kasi natin, nauna to eh, yung pedia. Nakuha po ba? Kasi again, kung paano ang pagkakaayos dito sa harap, yun din dapat ang sagot nyo sa baba. Logic. Logic. Yun yung literal na logic. Okay? So kung ano yung nasa taas, yun din dapat sa baba. Tama sana yung A, kaso baliktad. Okay. Siyempre, ano bang ginagamot ang mga neurologist? Utak. Utak ng tao. So brain. Okay. Siyempre, at ginagamot ng psychologist is someone with neurosis or may mga mental illnesses or mga mental disorders. Oh, next. Question, answer. Tapos nito, break tayo. Panatapos ko itong dalawa, break tayo. Tapos, let's do syllogism, tapos sequencing tayo. Yung last, on topic for tonight. Para mas unay kay sequencing. Kasi hindi ko pa siya natuturo. So, ano sagot natin? Question, answer. Tingnan niyo relationship. Question, answer. Okay. Pag sinabing question, nagtatanong ka. Siyempre, pag nagtanong ka, ano makukuha mo? Sagot, di ba? Kung nagtanong ka, basically, you'll want an answer. Tama, di ba? Kung nagtanong ka lang, di ka naghanap ng sagot. Di ba? If you ask a question, you need an answer. You must find an answer. So, somehow it's cause and effect. So, alin dyan ang cause and effect? Privative. Alin dyan? It's letter
eat, sleep, hindi naman, di ba? If you eat, you sleep, oh, hindi lahat ganun. Okay? Not literally. If you eat, you sleep, hindi. Growth, progress is the same. Di ba? If you grow, you progress. So, parehas na meaning. Oh, dalawa na lang. Give, take. Search, find. Alin dyan ang tamang sagot? Guys, if you search, eventually, what would happen? You find something. Di ba? Pag nag-search ka, may makikita ka. Pag nag-give ka ba, may iti-take ka. Lagi bang ganun? Or ganun ba siya? Hindi naman, di ba? If you give, you give. It doesn't mean that you take. Hindi ibig sabihin na pag nagtanong ka, may sagot. Or pag naghanap ka, may makikita ka. Di ba? Kumbaga, it's cause and effect kasi. It doesn't mean if you give, you're gonna take. And if you take, you're gonna give. It doesn't, it's not always, it's not literally cause and effect. Okay? Okay po ba? So, I hope nag-get you po. Clear, clear? Okay? Okay po tayo? So, that's again, word analogy. Okay? So, again, remember my tips for word analogy. So, last example natin bago tayo mag-break. Okay. O, yan. So, may usual na ganito sa Napulcom. Ay, sorry. Na questions. This is under still word, sorry, conclusions and assumptions. Kumbaga, may isang statement na sobrang haba, tapos ang hahanapin nyo is conclusion or assumption. Dapat pala ito inuna ko, no? Pero tinapos ko muna yung isang topic. This is still naman as for assumptions and conclusion. So, basahin nyo muna. Ba't namumula? Ah, kailangan. So, it is important for all members of the police force to work together. If all men in the police force work together, we can fight crime more effectively. Some men who join the police force have always worked by themselves, but they must learn to follow orders and do exactly what they are told to do and be a team player. They must also understand what they are doing is not only for themselves, but with others. So that by themselves, they will be able to do their job. Ayan ha. Tinama ko talaga itong tanong na to para sa inyo. Okay. Now, so yan ang statement. Ang haba ah. May ma-encounter kayo ng ganyang kahabang statement. Tapos, may ganyang statement. Possible na tanong to ha. Possible. May ganyang statement. Tapos may pwedeng lima or tatlo ang tanong sa ganyang statement. Kaya ingat kayo. Para rin siyang reading comprehension ang dating, pero still part of your drawing conclusion. For example, ito mga tanong sa ganyan. O yan. So that's the statement. So ito yung tanong. The paragraph says that some men who join the police force are, sorry, may are to, are, yan. So, ano makukonclude nyo? Basahin nyo muna. Okay, magmadali. Kasi tingnan nyo, we're making a conclusion sa tanong. Kaya it's more on this part of the question. Actually, based sa mga sumagot, isa pa lang ang tumama. Intindihin nyo mabuti.
Okay, game. Explanation muna tayo. So ano ba sinabi rito? Explain muna natin. So again, napaka-importante daw para sa mga police force na magtrabaho together. Totoo naman yun, di ba? All of you would agree. Hindi ito pang isahang trabaho. Kasi bakit? Mas malalabanan daw natin or mas malalabanan yung ang krimen effectively if you work together. Kaso nga lang, nakalagay dito, some men who join the police force have always worked by themselves. So, mahilig daw talaga sila mapag-isa. So, yung iba daw sumasali sa police force, sanay, or like you could say, always eh. Yeah, sanay magtrabaho man isa. So, kailangan daw nilang matutunan sumunod sa mga utos and maging team player. Nakuha. Kasi nga, may mga sumasali na sanay magtrabaho mag-isa. Pero habang, siyempre, pag sumali ka sa police force, kailangan matuto kang sumunod at maging team player. Para anong mangyari? Para you could work, sorry. You could work effectively. Okay? Kaya kailangan nilang maintindihan na ganun dapat para they could do their job well. So, ano ba sinabi sa paragraph? Hindi nyo iniintindi or nakalimutan yung tignan. Yung iba nagmamadali. The paragraph says that some men who join, nasan bang part yun? Some men, ito, some men who joined the police force have always worked together, worked by themselves. But they must learn to follow orders, do exactly what they are told, and be a team player, period. So, itong part na yan ang tinutukoy. So, ano makukonclude nyo sa paragraph na yan? Some men who join the police force are, ano sagot? Are never work with others. Pwede natin i-conclude. Kasi bakit? Some men who join the police force have always worked by themselves. So kumbaga, yung ibang sumasali sa pagiging o yung ibang maging gusto maging police, baka hindi sila sanay or hindi sila sanay na magtrabaho sa iba. Okay? Or we could conclude that they never work together. Kaya nga kailangan nilang matutunan. Kaya nga nakalagay dyan, but they must learn to follow orders. Kaya ngayon, kailangan nilang matutunan na kailangan nilang makipag-work sa ibang tao. Hindi naman sinabi that can easily follow orders. Hindi nga. Eh. Nilagay yun, must learn. Eh. Kailangan nilang matutunan. So, tanggal yan. Have always followed orders. Hindi nga. Eh. Nakalagay niya, have always worked by themselves. So, tanggal yan. Next, are excited to work together. Kino-contradict my statement. Some men who join the police force have more always worked by themselves. So, tanggal yan. Always do their job well, malabo din. Kaya, anong bang usapan dito? Yung mga pumapasok, yung mga gusto maging police na pumapasok, is yung iba sa kanila, sanay magtrabaho mag-isa. So, kailangan nilang matutunan magtrabaho na may kasama. Yun yun eh, period. Okay? Nakuha po ba? So, ingat kayo sa mga ganito ha. Basahin niyo pong maigi. Especially yung tanong. Nakuha po ba? Especially po yung tanong. Okay? Ay, sorry, sorry. Ano nangyari dito? Dapat pala to yellow. Hindi nga pala pwedeng yellow. To. Sorry. Don't say. Itim pala namin. So, puti natin. Red na lang. Nakuha po ba? Okay. Clear, clear? Clear, clear. Okay, clear, clear. Oh, next. Oh, same statement, different question. Ayan. Oh, tinan niyo yung tanong. The entire paragraph is about. So, mean to say, ito ang tanong, itong buo na.
Anong sagot natin? Ito buo na. Nakuha niyo yung tanungan. Yung isa kanina, part lang ng paragraph. Ito naman ngayon, buong paragraph na. So, kailangan niyo siya intindi ng buo. So, sige, may oras pa, sorry. Siguro 11 o'clock ang pinakamatagal. Okay, game. Goods. So, ano ba ang usapan? Ano ba ulit yung usapan? So, ang pinakabinibigyang importansya rito, ano? Anong pinaka-meaning natin? Anong pinaka-baksak natin? It's what? It's letter C. Yan ang pinaka-baksak natin. Explain why the police force must work together. Umpisa pa lang, sinabi naman eh. Okay? It is important that all members of the police force must work together para mas malabanan niyo yung krimen. Kaya nga sinabi nila, yung mga bagong pasok, let's say, yung mga sumasali ng polis na sanay magtrabaho mag-isa, kailangan matutong maging team player. So babalik at babalik ka ulit sa umpisang meaning, di ba? And panatutunan nyo mag-work together, you work effectively, and you do your job well. Nakuha. So malabong ang sagot is letter learning how to do your job well. Okay naman sana si A, kaso kulang, bitin. So, ang pinaka-essence kasi is working together. So, syempre, if you work together, you do your job well. Kaso, bitin. Bitin si letter A. Next, si letter B naman, the importance of following orders of the members of the police force. Totoo yan, sinabi yan sa statement. Sinabi yan, ayan, no? Must learn to follow orders, do exactly what we are told. Kaso, hindi lahat nasakop niya. Nakuha nyo? Hindi lahat nasakop niya. Next, learning to work well when you must work alone. hindi nga pwedeng work alone eh. So, you contradict. Okay? You contradict the entire paragraph. Pag sinagot nyo letter D, you contradict the entire paragraph. Ayan. And the last one, how to be part of the police force. Hindi sinabi yan. Okay? Hindi sinabi kung paano maging police. Okay? Ang labo. Oh, hindi naman sinabi. Okay? Kaya ang usapan dito is working together. Okay? Goods? O, isang tanong lang yan. Isang statement pero daming tanong. Yan yung point. Okay? Sa patas. Ayun. Ako lang. Okay? So, ingat lang kayo pa naka-encounter kayo ng ganito. So, bigyan ko pa kayo ng ganito example sa susunod na meeting pa natin. Para you could have more ideas kung paano pa ito ginagawa. Okay? Pero same pa rin naman yan with conclusions and assumption. So, ganun pa rin siya. Naulit lang to. Yeah. Okay? Clear? Clear? Okay. So, break muna tayo or mamaya na to. Dito muna ako sa isa. So let's have a break. Balik kayo ng 10 o'clock ulit. Sakto parang kagabi lang. So balik kayo 10 o'clock. Okay? Tapos sequential analysis ako. So yung mga possible na lumabas. Okay. Sige. Tapos so tapos nito syllogism tayo. Tapos yeah, we're done for tonight. Unahin ko lang to kasi ito hindi pa to nadi-discuss. Okay. Sige. Break tayo 10 o'clock. Balik tayo 10 o'clock. Thank you. Ayan. So, ay, minute din ako, sorry. Yeah, minute ng host lahat. So, ayan. So, you may encounter questions like this kasi ito pang logic talaga to. Okay. So, the science book has more pages than the math book.
And the math book has more pages than the Araling Panlipunan book, but fewer pages than the English book. Therefore, the Araling Panlipunan book has fewer pages. If the first two statements are true, the conclusion is, so ito yung conclusion, yung therefore, is blank. True, false, or uncertain. Sige po, tingnan natin po kung paano nyo siya gagawin. Tapos pakita ko yung technique kung paano ito ginagawa. At kung bakit tinawag ko siyang sequential analysis. So, tapos ito syllogism tayo. Okay, game. Try natin. So, paano ito ginagawa? Makinig mabuti ha kung paano ito ginagawa. Para pag lumabas sa exam to, hindi kayo magkakalituhan. So, insert muna ako. Let's insert a text box. Ayan. Pag sinabing sequential analysis, so meaning to say, kailangan sunod-sunod. Sequential. So, it has to be in order. That's the point there. So, how do you do that? Para lang siyang syllogism, you have to sequence per premise. First statement. So, kumbaga, dito ka muna sa una, yung una na yan, yan muna una mong isequence. Pangalawang statement, yan ang isequence mo. Tapos, iti-check mo kung yung dalawang statement na yan is makikita nyo yung conclusion. Nakuha po ba? So, it's like the Venn diagram, kaso hindi kayo magdodrawing dito. Ang point dito is you have to arrange. That's the thing. You have to arrange the following. So, paano siya gagawin? Kaya ko siya tinawag na sequential. Kasi yun yung pinaka-tip eh. Yun yung pinaka-technique. You have to arrange it in order para makita nyo if the conclusion is correct or if the conclusion follows. So, paano nyo ito gagawin? Yung nakalagay dyan, the science book has more pages than the math book. So, ano mangyari? So, science muna kasi mas marami daw siya kay math. Kasi has more pages. So, science, tapos math. Tama? O, next. Okay na yung first premise natin. Yung tayo sa second premise. And the math book has more pages than the Araling Panlipunan. So, si AP, mas konti. Kasi mas more si math eh, kaysa kay AP. Kaso hindi natatapos dun yung statement. But, may but to. But, fewer pages than the English book. So, si Matt daw, mas konti. Tama ba? Fewer pages eh, than the English book. So, English to. So, English. Yan. So, okay na. Nagawa na natin. So, the next one. Therefore, Araling Panlipunan has fewer pages. So, si Araling Panlipunan daw ang pinakakonte. So, based sa sequence natin, ano nangyari? Si Araling Panlipunan daw ang pinakakonte? Yes. So, the answer is true. Nakuha. So, ganyan siya gagawin. Nakuha po ba, ha? Madali lang siya kung para sa Venn diagram. Pero again, kung hindi niyo siya susunod-sunod rin, magkakahilo na naman tayo. So, ito muna, per premise, Tapos ito naman. Ano, hindi nyo gagawin itong therefore. You have to check lang kung pasok yung conclusion, tama ba siya or hindi, dun sa sequence natin. Okay? O, next. Ayan. Madali muna. Ayan. Marian is friendlier than Joamen. But Toto is more friendlier than Marian. Therefore, Joamen is friendlier than Totoy. If the first two statements are true, the conclusion is blank. Sige, o sequence muna kayo.
Game. Okay. Draw. Ano tayo? Let me insert a text box. Ayan. Text box muna ako. So, paano ang sequence natin? Again, per premise. Ang sequence natin is per premise. O, Marian muna tayo. Marian daw. Marian is friendlier. So, mas friendly siya kay Joamen. Ayan, Joamen. Next. But Totoy is friendlier. Much more friendly, sorry. Much more friendly than Marian. So, mas may tataas pa kay Marian. Sino yon? Si Totoy. Totoy. Okay na. Magsilang pala yan. Totoy. Therefore, Joamel is friendlier than Totoy. Hindi eh. Joamel nandito sa baba. Tapos si Totoy nasa taas. So, anong sagot? It's false. Okay? So, if the first two statements are true, the conclusion is false. Ayan. Hawa? Kasi nakalagay dito, Joamel is friendlier than Totoy. Ito si Joamel, ito si Totoy. So, sa kanilang tatlo, ang friendliest si Totoy. Okay? Hindi si Joamel. Clear? Clear? Okay, good. Madali lang siya, diba? Siyempre, madali yung example. Pera pa ko konti. Ayan. O, ayan. Mas masakit sa ulo. Basahin lahat, ha? Basahin lahat. Okay na? Okay. Simulan natin. Sequencing tayo ulit. Let me insert a text box. Oh, medyo nakakalito ito kasi ang dami. Ulit. Science book has more pages than the math book. So, science daw. Tapos, mas marami siyang page kay math. Kaso, hindi pa tapos yung statement. May nakalagay, but fewer pages than the Filipino book. So, mas marami si Filipino kaysa kay Sayan. So, Filipino. Filipino. Ayan. Next. And the math book has more pages than the Araling Panlipunan. So, katulad kanina, Araling Panlipunan, but fewer pages than the English book. So, English. Okay. So, katulad kanina, English. Ayan. Kaso, hindi dito matatapos yan. Meron pa kasi. Okay. But the criminology book has more pages combined than the psychology book and the cookbook combined. So, gagawa tayo ng bagong listahan. Gagawa ka ng bagong listahan. Kasi, itong listahan na to, wala sa listahan dito. Nakuha po ba? Wala dito. So, gagawa ka ng bagong lista. O baga gagawa ka ng bagong sequence. Nakuha niyo po ba yon? Kasi kung connected yung statement dito, duduktungan niyo lang to. Eh since walang connection si criminology sa mga nauna, so gagawa kayo ng bagong listahan. Nakuha po ba? So lilista tayo. So ano nang sabi? But the criminology book has more pages than the psychology book and cookbook combined. Psychology, tapos cookbook combined. Therefore, the Filipino book has more pages. If the first two statements are true, the conclusion is, anong sagot?
Hindi nyo binabasa lahat. Hindi nyo binabasa lahat. Anong sagot? Hindi nyo binabasa lahat. The Filipino book has the most pages. The answer is true. Bakit? Nalito sila. Guys, nakalagay yung first two statement. Meaning to say, ito lang. Ito, tsaka ito. Yan yung first two statement eh. Hindi kasama yung third statement. Oh, kayo nagbabasa. Sabi ko sa inyo, basahin nyo lahat. Iba yung iba na nito. So, anong sagot? The answer is true. Now, pag nakuha po ba? Nakuha? Nakuha? Guys, diyan kayo magkakamali. Diyan kayo nagkakamali. I'm testing you kung binabasa nyo pati yung tanong. Binasa nyo lang lahat, pero hindi nyo binasa yung tanong. Maraming magkakamali dyan. I'm telling you. You read the question. Nakalagay yung first two statements lang. So, mean to say, simula dito hanggang dito. Hindi in-include yung last statement. Pero, kung nakalagay dyan, if all statements, nakalagay dyan ha, if all statements are true, the conclusion is, anong sagot natin? Kung lahat yan tama, anong conclusion natin? Ulitin ko ah. Kung lahat yan tama, anong conclusion natin? It would be uncertain. Hindi tayo sure kung ano ang marami talaga pages sa dalawa. Si Filipino ba or si criminology? Kasi tayo sila eh. Kaso, magkaiba sila ng listahan. So, hindi talaga natin alam kung alin sa dalawa na yan ang marami. Okay? Kung lahat ng statement is tama. Pero kasi usapan dito, first two statement lang are true. Nakuha. Oh. Ingat ha. Ingat, mga ma'am, sir. Ingat tayo sa ganito. Though madali itong tanungan na to, madali ito. Compare sa iba, compare sa logic, sa assumptions and conclusion, kahit sa syllogism, ingat kayo sa tanungan. Okay, baka kasi madali kayo sa tanungan. Okay, next. Ayan. Marian, Joamel, Totoy, Sam, and Ann are friends. O, dinagdagan ko yan. Marian is friendlier than Joamel. Tapos, Totoy is more friendlier than Marian. But Sam and Ann are equally are more friendlier than Marian. Therefore, Marian is the least friendlier among them. Basahin lahat ha. Ulitin ko, basahin ulit lahat. Isa pa pala yun. Sorry, sorry. Tingnan ko lang kung ilang example ko eh. Okay, game. Gawa na tayo ulit. Mukha namang nakuha nyo na yung sagot. So, anong nangyari? Oh, pares pa rin naman. Marian. Marian. Tapos, is friendlier than Joamel. But Totoy is friendlier than Marian. So, may Marian. Totoy. Totoy. It's more friendlier than Marian. But Sam and Ann are more friendlier than equally. So, paano nyo gagawin niya? Sam and Ann. Equal daw eh. Equal. Are more friendlier than Marian. Therefore, Marian is the least friendly among them. So, anong tama ba? Sino bang nasa dulo natin? Si Joel ulit. Si Joel pa rin talaga. Okay? So, anong sagot? So, it's false. Okay. Good. Kukuha? Nakukuha ha? So, I hope nang get niya kung paano ginagawa. So, more on that sa susunod nating meeting kasi meron pa tayong conclusions. Syllogism.
Mas magandang i-practice pa rin talaga yung syllogism. Okay, good. Next. Last one for this. Section 8 has a higher general class average than Section Hope. And Section Love has a lower grade average than Section Hope. Therefore, Section Faith has a lower average than Section Love. If the first two statements are correct, the conclusion is blank. The conclusion is okay, game. So if the first two, sorry, ito muna pala, sorry. Section Faith has a higher general average than Section Hope. So Faith, tapos Hope. And Section Love has a lower general average than Hope. So si Love. Therefore, Section Faith, so I said therefore, ito si Faith eh. Therefore, Faith has a lower general average than Section Love. Hindi, mataas siya eh. So the answer is false. Okay, goods. Nakuha. So this is again example of sequential analysis. Hindi ganun ang tawag talaga sa kanya ha. It's still under logic reasoning. Logical reasoning. Ganun lang tinawag ko. Kasi nga po, ganun yung technique. Ganun yung paggawa. So, kailangan nyo siyang isequen. Okay? Kailangan nyo siyang isunod-sunod. Again, per premise. Kailangan premise. Okay? Okay? Goods? So, let's proceed again with, ayan, syllogism. Yung paborito nyo kagabi. Okay? Yung paborito nyo kagabi. Syllogism. Dito tayo mauubos ang oras eh. Kaya, ito na naman yung last part natin. Yung drawing-drawing natin. So, we'll end here pagtapos nito. Then, I'll show yung abstract mamaya. Pagtapos pala nito, kung paano ginagawa yung abstract. Okay? Ayan. So, again, remember, you have three major, you have three premises. Major and minor. Nakita nyo naman na kanina, diba? Kung ano yung major saka minor. So, yung major, yun yung panimula, katulad nito. Yung minor, yun yung mga sub-premise. So, again, yung minor, usually pwedeng dalawa, tatlo, apat. Nakita nyo naman doon sa sequencing kanina, diba? Pwedeng apat, pwedeng tatlo. Pero usually, isa yan o dalawa. Pero ang pinakamalala nyo na is apat. Apat. Yeah, usually apat. Kasi pag more than that, magbubuka na siyang paragraph. Hindi na siya syllogism. So, you just really need to do everything lang. Regardless kung gaano karami yung binigay na statement. Then the last part is again the conclusion. Okay? Next. Now again, remember your Venn diagram formation. Okay? All is B. All A is not B. Tapos, all A are B. Okay? So, remember that. And, syempre, for particulars, you have the following. Some A are B. Tapos, some A are not B. Now, ulitin ko lang to ha. Baka magkalituhan tayo rito. Nasaan yung anote ko? Ayan. So, pag sinaming some A are B, aling part na tinutukoy dito? Yung gitna. Ito. Kasi, yun yung part na nag-overlap. So, merong ibang part ng A daw na B. Yun ang ibig sabihin yan. May ibang part ng A are B. So, ito yan. Okay?
Doon naman sa kabila, may ibang part daw ng A na hindi naman B. So, itong part. Okay? Itong part na yan. Yan. Hindi pwede ito kasi yun yun. So, ang tinutukoy dito is yung hindi. Hindi lahat, ha? Some lang. So, we're talking about particulars lang na naging na hindi part ni B. Ito naman, naging part ni B. Okay? So, baka magkalituhan lang. So, erase. Erase. So, again, what are your tasks here? Anong gagawin nyo dito? Anong tips natin dito? So, again, read the premises, sorry. Thoroughly, start drawing the premises based on your understanding and reasoning. So, again, you do that by following the sequence based on the premises presented. Major muna, tapos yung mga minor. And again, yung conclusion, hindi nyo po siya gagawan. Huwag nyong gagawa ng silod ng Venn diagram yung conclusion. Kasi pag ginawa nyo ng Venn diagram yung conclusion, makaka hilong 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 talilong na kayo. Okay, yun yung sinecheck natin. Eh. Kung pasok ba sa drawing natin yung conclusion. Para kayo na sa sequencing, pasok ba yung conclusion dun sa sequence na ginawa natin. Okay? And lastly, again, what I've said, check and analyze your Venn diagram based on the given choices. And syempre, based doon sa drawing nyo. Okay? Game? Okay na tayo? Mas maganda to again, pinapractice. So, let's start. Ayan. Parang ito yung kahapon. Kahapon, Tony. Yeah, kahapon to. Next. Ito. Dito kasama kahapon. Dito ako lang. Ayan, go. Foods rich in fat are rich in cholesterol. Some type of cholesterol are bad for the heart. Chicken skin is rich in fat. Therefore, so again, ang task dito, pipili kayo. Alin dyan ang possible na conclusion? A, B, C, D, or sige, go. Drawing muna kayo. Again, remember yung pagdodrawing ha. Yung pagdodrawing kailangan dito. Dito kayo mag-start. Huwag kayo mag-start kung saan-saan. Okay, game. Draw tayo. Okay na kayo? Okay, game. Isa-isay natin. So, foods rich in fat are rich in cholesterol. So, yun muna. So, itong malaking bilog na to, let's assume cholesterol. C na lang, C. Tapos, food rich in fat. So, ito fat. Ayan. So, F, F. Lagyan natin, F, F. Food rich in fat. Okay, o check. Next. Tama ba? I hope ganyan din ang unang yung drawing, ha? Next. Some types of cholesterol are bad for the heart. Ito yung cholesterol, eh, yung malaking bilog. So, some. Ganyan lang siya, some. Some types of cholesterol are bad for the heart. So, BH to BH. BH, ha? Bad for the heart, ha? Okay. Ayan. BH. Okay na to. Check. O, next. And chicken skin is rich in fat. Ito yung chicken. Ito yung rich in fat. Ito. So, dito nyo ilagay yung
chicken. Ayan. Okay. O, check natin. Okay na. O, check. Check, check, check. Okay na. Nadraw na natin lahat. So, alin dyan ang pasok sa conclusion? O, check natin. Isa-isahin nyo yan. Ang trabaho nyo dito, isa-isahin nyo yan. Food rich in fat. Food. Ito yan. Food rich in fat are bad for the heart. Ito yung bad for the heart. Kaso nandito siya. Anong problema dito? Ito kasi, pwedeng nandito. Diba ito yung sinabi ko kagabi. Kung saan nyo ito nilagay, pwedeng tumama dito. So, yung number one, somehow, okay, it's uncertain. Depende kasi kung saan nyo nilagay ito. Nakuha nyo yun, di ba? Nalala nyo kagabi? Okay. E kung dito ko dinorawing yan, so papasok ako na bad for the heart siya. E dito ko dinorawing. Pwede rin dito, pwede dito. Nakuha nyo yun. So, it's uncertain kung ano si number one. So, mali kagad si number one. Next, chicken skin is not bad for the heart. O, depende na naman. Depende. Kasi kung dito ko siya nilagay, bad for the heart siya. Kasi yung chicken. Pero kung dito ko siya nilagay, not for the heart siya. So, uncertain na naman to. Nakukuha. O, next. Chicken skin is bad for the heart. So, depende na naman. So, uncertain ulit to. So, ano na lang sagot natin? Chicken skin is rich in cholesterol. Ayun siya, oh. Chicken, ayun yung cholesterol. So, ang natitirang tama natin is number 4. So, it's letter D. So, only conclusion 4 follows. Kasi bakit? 1, 2, and 3 are really uncertain. Hindi tayo sure, eh. Hindi tayo sure. So, anong sagot natin? It's letter D. Nakuha? Nakuha niyo explanation? So, I hope nakuha niyo explanation, ha? Ang sakit na naman sa ulo. Pag ito din discuss ko, ina-antok ako. O, sumasakit ang ulo ko. O, yan na. Letter D. Okay? Yan. So, I hope nag-gets niyo siya. So, letter D. So, yan. Letter D. Okay, goods. Thank you, thank you. Okay, next. Kuha, kuha. O, next. Pack. Yan, dito natin konti. All my friends believe in marriage. Bea is a new friend. And she lives in with an office mate in an apartment downtown. Therefore, madali lang to eh. Pero ang usapan dito, drawing. Okay, game. 10:32 na. Bilis ng oras na. Ayan. Nung tayo sa drawing. Drawing muna tayo. Okay. All my friends believe in marriage. So, drawing tayo. Ayan. So, all my friends believe in marriage. So, marriage to. Tapos, all my friends. So, ito friends. So, drawing tayo below. Friends. Ayan. And Bea is a new friend. So, si Bea. So, si Bea. Ayan. And she lives with an office mate in an apartment downtown. So, paano natin drawing yan? Pwedeng maliit na bilog.
Tapos sa loob noon, lagay nyo downtown. Yan. Parang ganyan. Ulit na B. So parang ganyan. Okay? Nakuha? Nakuha? So yan na yan. Check. 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 So ang tanong, alin sa conclusion ang follows? Check. Isaysayin nyo yan. Ang trabaho nyo, isaysayin talaga. Bea believes in marriage. Oo, nasa loob siya. Ayan. Ito yung marriage. So, check. Bea is not married. Wala namang sinabi. Ang usapan natin, believing in marriage. Yung natin usapan is marriage. So, wala ito. Wala ito sa diagram. Alek. Sorry. She is living with her boyfriend. Wala rin sinabi. Usapan dito, office mate eh. So, wala. Bea needs a companion in the city. Wala namang sinabing ganun. So, wala. So, isa lang ang sagot. Okay? Isa lang ang sagot. Ano sagot natin? Letter A. Okay. Kung na kayo magalit sa akin, letter A nga talaga. Kayo, nadalian na kayo. Napagalitan niyo na ako. O yan, letter A. So, only conclusion one follows. Okay, goods. Okay, goods. Erase, erase, erase. Yan. So again, the answer is letter A. Okay. Oh, next. Oh, ayan. All detectives are scientific persons. All inventors are creative persons. Francis is a scientific person. Christian is not a creative person. Therefore, lobat na ako. Lobat ako. Yung mahirap pa. O yan, sige, mahirap yan. Paduguin ko muna kayo bago kayo matulog. Okay na? Okay, game. Game, game. O, drawing tayo. Say-say natin. O, medyo marami kayong drawing dito. Apat na premise yan. Okay, all detectives are scientific persons. So, yan tayo. So, scientific person. SP na lang natin. SP. Tapos, all detectives. So, sa loob, detective. So, drawing time below, detective. Ayan. Next, all inventors are creative persons. So, below, creative person. CP na lang. CP. Tapos, inventor. Inventor. Nakuha. Sana pala sa yung drawing. So, check. Check. O, next. Francis is a scientific person. So, si Francis daw scientific person. So, pasok natin si Francis dito. Ayan, Francis. Ayan.
O, next. O, check na to. Christian is not a creative person. Ito yung creative eh. So, labas is not eh. So, dapat nasa labas. So, drawing mo si Christian dito. Kung awan mo si Christian, nandito sa labas. Okay. Ganyan talaga siya eh. Nakalagay, it's not a creative person. Okay. O, check natin. Check natin. Okay na to, check. O, check natin conclusion. Francis is not a detective. Oo naman. Kasi ang sinabi is scientific person lang siya. Wala naman siya sa bilog eh. Nandito lang siya. So, check to, check. Francis is a detective. Hindi sinabi sa loob. Wala siya sa loob oh. Nakuha nyo guys, wala siya sa loob. Nasa loob siya ng scientific, pero wala siya sa loob ng detective. So, mali. Christian is not an inventor. Oo naman, nasa labas si Christian eh. Kaya yung inventor nasa loob nito. O, ang layo niya oh. Nakuha nyo, ang layo oh. So, check. Christian is an inventor. Hindi nga eh. Nandito siya sa labas eh. So, malabo siya dito. So, mali. So, anong sagot? It's 1 and 3. Conclusions, only 1 and 3. So, the answer is letter D. So, mga nakakuha ng letter D, good job. Ah, kalito, di ba? Sa ulo. Kasi nga, iisa-isahin siya. Okay? May nakita ko kanina, may nagbibita kasi. Hindi siya isa. Isa-isa inyo siya. Okay? Good, good. Erase. Nakaka-enjoy naman siya gawin, eh, no? Ako nag-enjoy ako siya kada tinuturo ko siya. Ewan ko lang sa inyo. Okay? Nakaka-enjoy siya gawin. Kasi at least dito nagdo-drawing. Kaysa nagko-compute kayo. Gusto nyo mag-compute? Okay. O, next. O, ayan. Gusto nyo mag-compute? Ayan, compute. Ito, posibilidad lang na lumabas. Pero, this is also using a Venn diagram kasi. Ito. Ito may halong math ito. Venn diagram na may halong math. So, paano to gagawin? Actually, you're using three Venn diagrams here that are connected. Oh, so, turo ko muna sa inyo to. Tapos, yeah, we'll end here. Tapos, I'll give the abstract. Kaya makinig kayo mabuti, ha? Makinig kayo mabuti sa part na to. Tapos, I'll give more examples nito by next meeting natin. So, ulitan ko muna. So, dito ako mag-drawing sa kapila. So, you may encounter questions like this. Kung sakali lang. Pero kasi present to sa ano eh. Sa BOE saka sa FOE. Sa Napol.com, dalawang beses ko siya nakita. Dalawang beses. Sa isang reviewer. Kaya sabi ko mukhang kailangan. Pero doon sa mga previous, wala eh. Pero sa dalawang reviewer, meron. So, panakita kayo ng ganito, ito, time-consuming to. Kasi may halong math. Tapos may halong logic. Yan ang masakit dito eh. May halong math, tapos may halong logic. Wait lang po. Ayan. So, consider the following data. 65 students studies psychology, 45 students studies criminology, and 45 students studies philosophy. Now, you have to take in the following conclusions. 20 students now studies psychology and criminology, 25 students studies criminology and philosophy, 10 students studies psychology and philosophy, and 5 students take all 3 courses. So, tatlo, lima, tinitake daw lahat siya. So, paano nyo yung gagawin? So, you have to have this question. How many number of students is taking only the course criminology? 5, 10, and how many students
is only studying one course. So, paano ito gagawin? You have to draw a Venn diagram. Now, itong Venn diagram dito, guys, usually you have to use three Venn diagrams. Or, let's say three, you have to use three circles. Kasi bakit? You need to represent the three. Psychology, criminology, and philosophy. Okay? So, kailangan may tatlo kayong bilog para dyan. So, paano nyo na-drawing yan? Based dito sa conclusion. Okay, based ito sa conclusion. So makikita niyo dito, may connection si psychology at si criminology. May connection si criminology at si philosophy. May connection si psychology at si philosophy at may connection silang tatlo. Ayan, no. So paano niyo ito drawing niya? So basically, let's say ito isang circle, let's say psychology. Kaso nakalagay diyan psychology and criminology. So dapat nag-overlap 'yan. So, may part ka na nag-overlap. Nakuha? Ayan. So, criminology. So, ito criminology. Kaso, nag-overlap din kasi si criminology tsaka si philosophy tsaka si psychology tsaka si philosophy. At may nag-overlap pa na they are taking three courses. So, mean to say, kung idodrawin niya si philosophy, ganyan yan. Okay? Philosophy. PH na lang. PH. Ayan. Kasi bakit? Ito yung connection ni criminology tsaka ni philosophy. Ito. Si psychology tsaka si philosophy ito. Tapos itong nasa gitna, yung five students who are taking the courses. Nakuha po ba? Nakuha itong gitna. So ilalagay niya sa gitna ngayon dyan, pag kinumpute yan, is yung number five. Ayan. Kasi may limang estudyante na tinitake itong tatlo. Nakuha po ba? I hope nag-guess nyo siya, ha? Okay, game. So, paano yung ibang details? So, okay na to sa number 4. Ang next nating details is yung number 1. 20 students daw take philosophy, take psychology and criminology. So, sa tingin nyo, anong number ang ilalagay ko dito between psychology and criminology? Anong ilalagay ko number dito sa gitna? 10, 20, it's what? It's 15. Bakit 15? Bakit 15? Kasi ibabawas mo na yung 5. Kasi may 5 na nagtitake na nung, ano eh, nung tatlo. So, babawas nyo na si 5 dun sa 20. Nakuha nyo po, babawas nyo na siya. Kasi, uulitin ko po, yung itong 5 na to, tinitake na yan, tatlo na yan eh. So, kasama na sila dun sa 20. Okay, so you need to less yung 5 dun sa 20. Nakuha. Okay, o next. Okay na to. O next. 25 students take criminology and philosophy. O criminology, philosophy. So itong box na yan. So ilan ang ilalagay natin dito? 20. Very good. Galing nyo. Okay. 20. Kasi uulitin ko, yung 5 na yan, tinitake na yung 3 na yan. So, kailangan yung ibawas yung 5 dun sa 20 kasi kasama na sila dun. Okay? Okay. Next. O, check. O, 10 students take philosophy and psychology. So, ilan ang ilalagay natin? 5 na lang. Kasi, again, itong 5 na yan, kasama na dun sa 10. Kaso, yung 5 na yan, tinitake yan lahat. Okay, pero kasama na sila dun sa 10, sa 25, saka dun sa 20. So, 5 na lang. Clear? Okay, o next. Nakuha, nakuha. Okay tayo, nakukuha nyo. Okay. Madali lang to, pero kung nakuha nyo yung technique kung paano siya ginagawa, mag-e-enjoy na kayo. Mag-e-enjoy talaga yung term. Okay. Okay, next. Di pa tayo tapos. Kasi meron pa tayong tanong. Ilan talaga nagtitake ng psychology? Ilan talaga nagtitake ng criminology at ilan talaga nagtitake ng philosophy? So, paano nyo masasagutan yan? Di ba may data pa dito? Ayan, yung 65, 45, saka 45. So, may 65 students daw na nagtitake ng psychology. Kaso, ilan talaga sila lahat? So, paano nyo gagawin yan? So, kailangan nyo i-minus yung 65 para malaman yung psychology lang ang tinitake nila. Psychology lang talaga. Kasi hindi pwedeng may halo.
So, paano nyo malalaman yan? So, 65 minus ano? 65 minus 15 minus 5 saka minus 5. Nakuha. Kasi hindi pwedeng isasama nyo itong tatlo na yan. Kasi bakit? Yung 15, 5, tsaka 5, nagtitake din ng ibang courses yan. Ang usapan lang natin, nagtitake lang ng psychology. So, ilan sila? 40. So, yung nagtitake lang ng psychology, 40. O, ilan ang titake ng criminology? Sige nga, kayo mag-compute. Ilan lang titake ng criminology lang? Ilan lang titake? 5 lang. 5 lang. Nakuha. Again, yung 5 yan, yan lang ang titake ng criminology. Because the rest is may halo na. Dalawa yung tinitake nila. Okay? So, how about yung philosophy? Ilan ang tinitake? Ilan yung philosophy lang? So, 45 minus 30. Tama ba? 45 minus 20 minus 10. It's 15. Sorry. 20. 15. Okay? O, yan na. Okay na yung table natin. Nakuha, nakuha. Dali lang, di ba? I hope nag-guess sa step by step. Okay? So, okay na yung tables natin. O, check na to. Check. 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 O, next natin. O, sagutin nyo na yung tanong. How many students is taking only criminology? Tignan nyo yung number. How many? Okay, it's letter A. Good, it's letter A. Ayan, nakita-kita. Oh. Lima lang. Hindi nyo pwedeng sagot, 45. Okay, kasi sa 45 na yan, may dalawa dyan, 15 dyan, tsaka 20 dyan, nag-take ng philosophy, psychology din, tsaka ng philosophy. Yung lima dyan, nag-take ng tatlo. Kaya hindi pwedeng lima lang. Hindi pwedeng 45. Okay? O next. How many students is only studying one course? O one course lang. So anong gagawin nyo? So anong gagawin nyo? Isa lang ang tinitake. A-add nyo yung isa lang ang tinitake. So 40 plus 5 plus 15. Ano sagot yan? 20, 40, 60. Okay, so the answer is B. Excellent. Okay. Nakakatuwa siya. Actually, madali pa sa math yan. Kaso kung hindi kayo, ito hindi nyo aayusin yung distribution sa Venn diagram, mayayari kayo. Okay. Ubus oras talaga yan. Kaya, wish natin wala yan sa exam. Pero kung lumabas sa exam, ayan na ha, tinuro ko ha. Okay. Walang magagalit sa akin ha. Tinuro ko. Okay. Tinuro. Kasi sa BOE tsaka sa FOE, lumalabas siya. Kaya, pero sa criminology, sa NAPOLCOM kasi, may nakita ko review word dalawa. May ganyan. Kaya, wala lang, to be safe. Turo ko na sa inyo. So, ubos oras siya, no? Kaya, yeah, siguro, I'll give more time dito by yung susunod natin na meeting. Okay? I'll give example sa susunod nating meeting. So again, the answer here is 5 and the answer here is 60. Okay, good. Good style. Okay. So that's Venn diagram. Lahat yan Venn diagram pa rin. Okay. Lahat yan Venn diagram. Okay tayo, good. Last one, okay, last na bago tayo magtitulugan, is abstract. Okay, the last part for NAPOLCOM is abstract reasoning. Yung abstract reasoning kasi, wala akong mabibigay na technique talaga kasi depende siya sa tanong. Kaya ang gagawin ko para ma-practice kayo, uulitin ko, is ako magbibigay sa inyo ng question. So I'll send a Google form, 30 items yon, practicein nyo ha, mag-practice kayo doon. Kasi ang usapan sa abstract reasoning talaga, actually IQ test ang abstract reasoning basically. Kaya it's really depending on the pattern. Katulad nito, ganyan talaga siya. So,
anong mabibigay kong technique dito is you just have to look at the pattern. Yun lang talaga. Kaya ang practice dito is mag-practice kayo ng pattern. So kahit bigyan ko kayo ng pattern gano'ng karami, yun lang talaga ang pinaka-best tip sa inyo. Kaya ang gagawin ko is usual na binibigay ko kay Sir Cap sa kay Sir Brian is I'll send na link, sagutan nyo yung link ha. Tapos pagkatapos nyo yun, makikita nyo yung tamang sagot. Walang deadline nyo, walang deadline. Nasa sa inyo kung kailan nyo gusto sagutan. Pero pag natapos nyo yun, makikita nyo po yung tamang sagot. Okay? Okay? So, anong sagot dito? Tapos, tulog na tayo. Yan, may mga pasok pa tayo bukas. Monday na pala bukas, ano, nakakaurat. Sagot tayo yung bakasyon. Oh. Tignan nyo yung pattern. Ang technique dito is pattern. A, B, C. So, tatlong letra ginagamit. Tapos, 1, 2, 3. So, gumagamit sila ng number. So, sunod-sunod naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, you'll expect here na 9. Kaso, anong letter? Tignan nyo ngayon yung letter. Ang guys, ito ah, isang technique sa ganito, sa pattern is, pwede nyo siyang tignan pag ganon, pwede nyo siyang tignan pag ganon. Pag ganito siya. Okay? Bahala kayo kung saan madali. Pag pababa, pag paganon, nakikita nyo naman yung letter. Ito may A, ito may B, ito may C. Ito may C, may A, may B. Ito may C, ay sorry, may B, may C. So, ano nawawala? Si A. Kahit pababa nyo tignan yan, makikita nyo sino nawawala? Si A. So, anong sagot natin? So, ang nawawalang number is 9. 9. So, tanggalin nyo na to, tanggalin nyo na to, tanggalin nyo na to. Ay, sorry. Kamali. 9 pala yung nahanap natin. Okay? So, tanggal na yung dalawa. So, anong sagot na? Ano ba nawawala ng letter? It's letter A. So, alin sa tatlo ang A? Ito. So, the answer is letter E. Yeah, parang sudoku lang din. Pero again, depende kung paano nyo gagawin yung pattern. Ako kasi, sa akin, psychometrician kasi ako. So, sumasagot talaga ako ng IQ test. So, yung mga IQ test kasi usually ganito ang pattern. Ganito. So, ang pinakamadali sa akin, pa ganun. Pag nalilito na ako, ginagawa ko pababa. Pero hindi sa akin effective pababa, guys. Eh. Depende sa inyo kung saan ang madali. Ako talaga pa ganito. Okay? Well, again, it's all up to you. O, next. O, look at the pattern. Tignan nyo kung ano nangyari sa box. Kasi you started with box. Okay. Tignan natin. 1 minute. Ako din napapaisip eh. Tagal ko na ito ina-example pero napapaisip pa rin ako. Oo nga, no? Galing. Sorry na, inaantok na rin ako eh. Okay, ano nangyari? Ano nangyari sa box? So, box siya nagsimula, tapos gumalaw yung mga lines, di ba? So, yun yung pattern eh, gumagalaw yung lines. So, ang unang line na gumalaw, ito. Diba? Ayan, kasi bumaba siya, ayan. Tapos, ang next na line na gumalaw is ito. Kasi bumaba siya. Actually, ganito siya. Pag ganito naman ang technique, ang tip ko sa inyo, drawingan nyo ng lapis. Burahin nyo na lang. Nagbubura naman yun eh. Alam ko naman yung questioner sa inyo na rin. So, burahin nyo na lang. Patungan nyo ng lapis para makita nyo kung ano yung mga nagbago na line. Tapos next, this illustration na to, anong gumalaw? Ito. Saka ito. So makikita nyo, isa na lang ang hindi gumagalaw. Ay, sorry. Isa na lang sa drawing nyo ang hindi gumagalaw. Itong taas. So kailangan siyang gumalaw. Kasi by a pattern, gumagalaw siya. So pag gumalaw siya, saan siya possible na mapupunta? Dito sa baba. So anong sagot natin? It's letter C. Okay.
Good. So, yun lang ang mabibigay kong technique dito. Kaya, ang again, ang gagawin ko is magbibigay ako ng Google Form. Sagutan nyo yung Google Form para ma-practice kayo. Nakuha. Wala naman time limit yon. Pero ang suggestion ko sa inyo is orasan nyo sarili nyo. Orasan nyo po yung sarili nyo. Nakukuha, orasan nyo. Bukas ko si send yun. Ayusin ko lang. Kasi ano siya, ginagawa ko sa Bybat. Kasi dumadami pag sama-sama na yun. So, wala naman kayong bahala kung gano'n nyo siya kahaba sasagutan. Pero ang suggestion ko, orasan nyo yung sarili nyo. Nakukuha, orasan nyo yung sarili nyo. Ang suggestion talaga is 1 minute per item. So, 30 items yon. So, expect nyo 30 minutes nyo matatapos yon or less than that. Pero, again, orasan nyo yung sarili nyo para matansya nyo kung gaano kayo kabilis sumagot ng abstract reasoning. Pero, again, wala akong ibibigay na time limit. Kasi nasa inyo na yung form eh. Nasa inyo na yung form. Bahala kayo kung anong araw niyo sasagutan, anong oras niyo sasagutan. Pero please lang, orasan niyo yung sarili niyo at huwag niyo dayain. Okay? Para matest niyo po yung capacity. That's 30 items. Okay? Tapos mag-send ulit ako, yung susunod natin pagkikita, mag-send ulit ako ng bago para ma-practice kayo ulit. Okay? Goods tayo, goods. Okay. So guys, thank you po for coming. And I hope to see you after next week. Next week tayo ulit. Tama, no? After next week, 2 weeks pa. Okay. So, thank you po and yeah, pahinga na tayo. We'll have mga work pa tayo tomorrow. And again, don't forget our tips. Okay. Thank you guys. Enjoy the rest of the night and I'll see you soon. And good luck sa exam. Thank you.